Hello guys, this is for water sign, almost daily love reading, take only what resonates. Para sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader ha, paki-search na lang siya sa Facebook. And yan, kung gusto mo, pwede ka mag-follow sa akin sa TikTok. Yan, nagbibigay ako ng, anong tawag dito? Mga content din doon na maaaring magustuhan mo. So, and doon ako magpapa-announce kung mag-o-open na ako ulit sa personal reading. Okay, so hopefully ay makuha ko yung energy mo. Kung hindi, wag i-delete. Let's start your reading. I can see a very, parang slim na body. I don't know if you do have a slim body. Pero okay lang, you know. Hindi man importante yung body types. Nakikita ko lang siya. And pag may nakita ko, sinasabi ko talaga yun because this might be you na nakikita ko. Hindi ko ito kukunin ha, yung nakahiwalay. Ito lang nag-iisa yung kukunin ko. Ten of Swords is here. Water sign, guys. You deliver the Five of Pentacles, the King of Cups, and the Empress. Okay, this is your energy. I'm feeling like, for now, parang hindi ka masaya sa, maybe yung iba sa inyo, pagdating sa love, you're not being open, or pagdating sa personal connect mo, nilalagyan mo ng boundaries ang sarili mo, because, yung sarili mo kasi, although sabihin na natin, oo, minamahal mo yung sarili mo, pero parang may kulang ka pa rin na nakikita sa sarili mo na nagiging dahilan kung bakit, oo, mahal ko sarili ko, pero gusto ko munang ma-achieve, makuha yung mga bagay na ito na kulang pa sa akin. Some of you do have dreams, you do have wishes, you do have goals na parang gusto mong ma-accomplish, diba? And ito yung nagiging reason kung bakit parang nilalagyan mo ng boundaries yung sarili mo dito sa mga tao or whether new or past person sa buhay mo because bukod sa ayaw mong masaktan because maybe yung iba sa inyo nasubukan mo na masaktan, ano? Of course, kasama yun talaga sa buhay, yung masaktan. But some of you, you're being cold. Some of you kasi dahil mataas ang tingin mo rin sa sarili mo or with the King of Swords, gusto mo munang mag-grow and gusto mo munang the Seven of Pentacles, yeah, the Star is here. Gusto mo munang maabot yung pangarap mo in the future or gusto mo munang ma-achieve itong pangarap mo in the future. So, with the Hermit, ayaw mo munang magsalita or ayaw mo munang mag-desisyon regarding new beginnings or regarding offers na ibinibigay sa'yo and might be the offer is coming from this Knight of Pentacles. Itong si Knight of Pentacles kasi, marami siyang mga endings na napagdaanan. And I feel like, sa ngayon, ang decision ay nasa sa'yo. Parang ganun. So anyway, tell me about this person na kakonect ni water sign. Person na kakonect ni water sign, please. Cancer, Scorpio, Pisces. Person na kakonect ni water sign, please. Cancer, Scorpio, Pisces. Please tell me. Spirit guys, angel guys, para sa person na kakonect ni Pisces. Ay, Pisces. Ni water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Tell me, spirit guys, angel guys, please tell me. Meron ka ditong 3 of cups. Okay. 10 of wands. 4 of swords. 9 of cups. Marami siyang option. Maybe nakikita mo to as a friend. So, yung iba sa inyo, you put this person sa parang friend zone lang, parang ganun. Or, this person wants to reconcile with you.
hindi kanya kayang bitawan. Although masakit, mahirap, but ayaw niyang mawala ka. This person is really wishing and praying for you. Pero sa ngayon, pwedeng wala siyang ginagawang action. And nakakita tayo ng mga option dito, but, you know, mas gusto niya na doon ako sa soulmate ko or twin flame ko. Maybe this person feels like you are his twin flame or soulmate. So, bahala ka na, no? Regardless sa gender. Pag sinabi kong his or her, bahala ka na kung ano ka doon. Basta, kung saan ka makarelate. But anyway, feeling niya, bakit, if this is a single person, bakit pa ako makikipag-connect pa sa iba? Eh, alam ko namang ikaw yung para sa akin. Alam ko naman na ikaw yung gusto ko. Parang ganun. But, anyway, this person, hindi kanya kayang i-let go. But, you are more focused sa iyong sarili. Ayaw mong masaktan. Some of you, lalo sa financial, parang may mga insecurities ka pa or may mga gusto ko pang ma-achieve. Person na kakonect ni... emotions muna ta. Emotions na tayo. Emotion mo para sa person na ito, water sign. Anong emotion mo para sa kanya? Spirit guides, angel guides, for water sign, please. Okay. May lumipad na card. Hanged man. Ten of Swords. And the King of Wands. Emotion niya para sa'yo. Kunin na rin natin yung sa side niya, no? Queen of Pentacles. The Magician. The Eight of Wands. Yung iba sa inyo, naghihintay ka ng something bago ka mag-desisyon. Like, gusto mo may mag-end muna. You're naghihintay ka muna. Maybe, some of you do love this person, pero, of course, parang, logic lang muna or utak muna kailangan kong gamitin ngayon, di ba? Parang ganun yung energy mo. But, with the King of Wands, you want to tell this person the truth. But, pwedeng naghihintay ka muna ng some sort of ending. Yan. And, pwedeng nasasaktan ka rin at the same time ngayon kasi, kung alam mong siya yung naghihintay, pwedeng nasasaktan ka rin kasi naghihintay siya. But, you know, there's a decision to make here. Pero, yun nga, I feel like hindi ka makapag-decide sa ngayon. And, some of you, if this is a twin flame, pwedeng may third party na involved. I can see three people. So, pwedeng may other person or other people na involved. So, maybe gusto mong mag-end yun. Medyo weird yung connection, no? Kasi, the eight of wands is here. This is showing us your person's passion for you. Nandun yung pagkagusto talaga sa inyo itong person na ito. Could be dealing with a very spiritual person or someone na nagwo-work or yung career niya has something to do with entertainment. Pwedeng meron din siya sarili niyang YouTube channel or what. Kung hindi man, could be a businessman, businesswoman. Anyway, napaka, ano niya, sabihin na natin, magaling pagdating sa money. But this person, yung emotion niya sa'yo ay parang kandila. anong emotion doon? Kandilang hindi nakasindi. So, I feel like there are times na, you know, kasi pag ang kandila, di ba, nakapatay, wala naman nangyayari. Wala nangyayari, parang steady lang. Pero pag nakabuhay siya, so there are times na sobra yung emotion niya sa'yo, nandun yung pagmamahal, etc. Pero, siya yung nasasaktan eh. Siya yung nasasaktan. I don't know, kasi sabi ko nga, pwedeng ang decision is nasa sa'yo kasi yung action is nasa sa'yo. So,
yun ang nagiging dahilan. So, ngayon, pwedeng kaya siya walang ginagawa kasi, of course, ayaw niya rin namang maubos yung luha niya or masaktan kasi tendency is siya yung nasasaktan dito sa connection ninyong dalawa. Anyway, and also nakikita natin nasasaktan ka rin ah. With the Ten of Swords energy, pero yun nga. Pwedeng hindi naman siya nasasaktan ngayon kasi nga, nakapatay si Candila eh. Parang walang nag-i-ignite or walang nangyayari sa inyong dalawa na parang magkocause para masaktan siya. Pero for some of you, pwedeng nasasaktan ka kasi sa paghihintay nitong ending na to or what. Okay, what will happen in the future for water sign, please? What will happen in the future for you, water sign? You do have the Ace of Wands, the Five of Swords, and the Fool. Okay, I can see this person focusing on career, work, may pag-iwas, may paglayo. Yan, this person is moving on with the Six of Swords energy. Kasi ikaw willing kang mag-take ng risk, gusto mong magkaroon ng reconciliation sa inyo, but you're not being open sa ideas or sa isip mo na yon. Pwedeng hindi mo sinasabi sa kanya. You want to have a new beginning with you, but I can see action mula sa'yo. Tell me about this action with the water sign. The Fool. So, maybe yung iba sa inyo may mga malaking pagbabago kang gagawin. In the future, the Justice card and the Tower. So, or actually, nasa sa'yo talaga eh. If you want something to happen, kailangan talaga baguhin mo kung ano yung ginagawa mo ngayon towards sa person nito. Kung hindi ka nakikipag-connect, hindi ka nakikipag... Kasi porsigido siya eh. Gusto niya talaga. Pero nasa sa'yo talaga yon. Okay? If you will choose to end, or if you will choose to, you know, just push this person away, nakikita naman natin na okay, sige, mag-move on na lang ako, mag-focus na lang ako sa sarili ko, sa buhay ko, sa pera ko, sa priorities ko. So, ganun yung ginagawa ng person nito. Nasa sa'yo ang decision. But some of you, I can see action. Pwedeng malaking pagbabago. Some of you, pwedeng, there's this major arcana, the Justice, this is Libra energy. So, pwedeng, you will tell the truth about this person and, yeah, pwedeng magkaroon ng movement. But, yan. Pag gumawa ka ng movement dito with the Knight of Swords, this could turn into a relationship with the lovers. But, you know, yung iba kasi sa inyo talaga, pwedeng gusto mo i-cut off mo muna itong the Devil Capricorn energy, which is, might be, yung nagiging sagabal dito sa connection ninyo. Anyway, there's a lot of love here, the Ace of Cups. Pero, yeah, nasa sa'yo kung kailan mo igagawin itong actions na ito. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye. Please do like and subscribe to our channel. Yung iba sa inyo, yung The Devil, kung hindi siya person, that could be a situation in the past or yung lagi mong iniisip na parang, ito yung past ko, hindi ako pwedeng maging masaya, hindi ako pwedeng magka-relasyon, etc. Yung mga ganon. It's like, this is your own mind na parang kinokontrol ka. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.